Namimiss nyo na ba ang putahing ito mula sa inyong mga probinsya? Ito'y merong matigas at paikot na mga kabibe. Matatagpuan ang mga ito sa halos lahat ng dako ng daigdig, sa kalupaan, sa tubig, at sa karagatan. Ito ang suso o kuhol at snail sa Ingles ay madalas na linalarawang sagisag ng katamaran, kabagalan at kabatugan. Pero para sa atin, isa ito sa pinakamasarap na lutong putahe ng ating mga probinsya. Ako nga po pala ang inyong kusinerong kulokoy at ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng spicy ginataang kuhol. At sabay-sabay natin balikan ang sarap ng buhay probinsya. Tara, umpisahan na natin! Good day po sa inyong lahat at ngayon po, papakita ko po sa inyo kung paano gumawa ang spicy ginataang kuhol. Tara! Ang first step po, hugasan natin siyang mabuti. Pagkatapos, ibababad natin siya sa tubig overnight. Kaya po natin siya ibababad overnight para masukan niya at matanggal yung mga dumi at putik sa loob ng kanyang tiyan. And time to time po, palitan po natin ang tubig hanggang sa maging clear siya, hanggang kinabukasan. At huwag po natin kalimutan takpan. Since buhay sila, pwede silang gumapang palabas. Baka bukas magulat na lang tayo, wala na sila. Parang yung ex mo. A few moments later. Parang may kakaiba. Duminis na siya. Wala na rin dumi. Pero ba't ganun? Parang basahin tubig. Gunggong! Ay! Putang ina mo! Giliago ba? Gunggong! Oops! Seryoso na. Pisa na natin ang pagluluto. Punuin po natin ng tubig. At kung may makikita tayong lumutang, tanggalin na lang po natin. Ibig sabihin, patay na ang mga ito. At linisin po natin mabuti, bawat isa, ang mga shell. Para siguradong malinis at masarap susuhin mamaya. Este, kainin ang mga kuhol. Pagkatapos po nating linisan, ihanda naman po natin ang mga gagamitin nating mga sangkap. At konting tip po, ugaling ipasok ang apat na daliri o halos mahawakan na ang hinlalaki habang naghihiwa tulad ng nakikita nyo. At gawing guide sa kutsilyo o panaga ang nakaumbok na bahagi ng daliri para maiwasan na tayo mahiwa o masugatan. At ito po ang exact measurement ng mga sangkap na ating mga gagamitin. 1 kilong kuhol, 1 buong bawang, kaprasong luya, 8 siling labuyo, 6 na siling green, 1 buong sibuyas, 1 mangkok ng gata, patis depende sa inyong pangalat, kalahating kutsarita ng paminta, at 2 kutsara ng asukal. Tara, lutuin na natin! Sa mainit na mantika, unahin nating ilagay ang luya, tapos ang bawang.
Pagkatapos, halu-haluin lang natin at isunod natin ang sibuyas. Pagtustado na ang luya, sibuyas at bawang, ilagay na natin ang siling labuyo. At ituloy lang natin ang paghalo hanggang sa matusta ang mga sangkap. At isunod na rin natin ang mga kuhol. At igisa natin ito ng mabuti. At pagtapos natin igisa, takpan muna natin at hayaan kumatas ang mga kuhol ng 10 minuto. At ilagay na natin ang purong gata, paminta, asukal, at siling green, pati na rin patis, depende sa inyong pangalat. At muli natin takpan at iwan ng 7 minuto. Pagkalipas ng 7 minuto, haluin natin mabuti para maiwasan ang pagkasunog ng gata. At pag medyo tuyo na ang gata, pwede na natin tikman at mag-adjust depende sa ating panglasa. Pag nagmamantika na at tuyo na ang gata, pwede na natin siyang hanguin at ilagay sa lagayan. At presto! Luto na ang ating spicy ginataang kuhol. Sana'y nagustuhan nyo po ang ating niluto, mga mahal kong kusinero at kusinera at mga ngain. Ako nga po ulit ang inyong kusinerong Kolokoy at your service. E ready na ang sangkap at magluto na rin kayo. Sigurado para na rin kayo nakauwi sa inyong probinsya. Ano pa nga bang gagawin natin, mga kapwa kong kusinero at kusinera at mga mangangain? Tara, tikman na natin!
A few moments later.